Hello mga ka-inspired, kamusta kayo? Welcome back to my channel. At sa vlog natin ito ay pag-uusapan natin ng 15 tips kung paano maging successful vlogger. At kung handa na po kayong lahat mga ka-inspired ay mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips kung paano maging successful vlogger is isipin mo muna kung saan ka magaling. Yes, mga ka-inspired, kailangan malaman mo muna kung saan ka makakalamang ka-inspired o kung saan ka magsa-stand out, kung saan ka magaling ka-inspired. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman talaga kaya o hindi mo naman talaga gusto. Isipin mo muna ka-inspired kung ano ba yung bagay na gusto mong gawin sa pagbablog. Halimbawa na lang is yung pagpa-prank. O kaya naman is pag-makeup, pagtuturo tulad ng ginagawa ko. Isipin mo muna ka-inspired ng sa ganun is may idea ka na. Okay lang naman siguro kung ano-ano muna yung video, lalo na kung kinakabahan ka pa. Pero hanggat maaari, at least may idea ka na, isipin mo na kung ano yung gusto mo ka-inspired. Dahil napakahalaga niyan sa pagbablog. Isipin mo kung saan ka magaling. Pangalawang tips mga ka-inspired kung paano maging successful vlogger is, kung anong meron ka, pwede na yan. Yes, mga ka-inspired. Kung anong meron ka, pwede na yan. Halimbawa, cellphone. Huwag mo sabihin luma yung cellphone mo. Huwag mo sabihin pangit yung cellphone mo. Basta may camera. Basta nakakapag-record at pwede ka na makapag-vlog ka-inspired. Kahit wala kang monopod. Kahit wala kang mic. Ako nga eh, yung ilaw ko eh. Bulb lang ka-inspired. Gusto mo makita? Nakikita mo yan ka-inspired. Yan lang ang ilaw ko. Kita mo yon? Bulb lang yung ilaw ko ka-inspired, pero nagtsatsaga ako. Kung anong meron ka, pwede na yan. Huwag mong gawing dahilan yung wala ka para hindi ka magsimula. Pangatlong tips mga ka-inspired is, palaging magplano bago magsimula mag-vlog. Is mga ka-inspired, planuhin mo muna yung vlog na gagawin mo. Kung ano ba yung content, kung paano mo siya sasabihin sa tao, kung saan ka magbablog, kung anong oras, kung anong araw, kung anong oras mo siya i-upload, kung anong isusuot mo, kung ano ba yung kung ano-ano pa ka-inspired. Planuhin mo. Mas maganda na may plano. Opo mga ka-inspired. Kaysa sa wala. Para hindi ka mahirapan at hindi matagal. Matagal kasi ka-inspired eh. Paulit-ulit. Maraming edit. Pag walang plano. So planuhin mo muna bago ka mag-vlog. Pangapat na tips mga ka-inspired kung paano maging successful na vlogger is magtiwala ka sa sarili mo. Opo mga ka-inspired. Kung walang tiwala sa iyong pamilya mo, yung kaibigan mo, yung mga kapitbahay mo, kung sino mang tao, tapos dinadown ka pa na hindi mo kaya, is huwag mo silang pakinggan. Magtiwala ka sa sarili mo. Ipahiya mo silang lahat ka-inspired. Ipahiya mo sila sa pamamagitan ng ipakita mong kaya mo. Kaya mo mag-vlog. Ipakita mong kaya mo magtagumpay. Kaya mo mag-monetize. Kaya mo mag-inspired ng tao. Huwag kang makinig sa kanila. Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Panglimang tips mga ka-inspired is, gawin mong inspirasyon yung mga hinahangaan mong vlogger. Yes, mga ka-inspired. Maganda na may inspirasyon ka para ma-motivate ka, ma-inspired ka ka-inspired. Sino bang idol mong vlogger? Huwag mo siyang gayahin, pero gawin mo siyang inspirasyon. Okay, mga ka-inspired? Gawin mo siyang inspirasyon doon kasi nagsimula lang din yung mga yun sa ano eh. Sa walang subscribers, walang views, isang video, nahihiya rin katulad mo. Pero nagtagumpay sila. Bakit? Dahil hindi sila sumuko. Ganun din ang gawin mo ka-inspired. Magtiwala ka sa sarili mo. Huwag kang sumuko. At yun nga, gawin mo silang inspirasyon sa pagbablog mo. Panganim na tips mga ka-inspired is, magkaroon ka ng goal. Yan, mahalaga yan ka-inspired. Magkaroon ka ng goal o target. Halimbawa na lang, ngayong taon na to. Ang goal mo is magkaroon ng 1,000 subscribers. O ma-monetize. O dumami ang views. O maka-100 video, may goal ka dapat ka-inspired. At hindi dapat natatapos pag nakuha mo na yung goal na yun. Pag nakuha mo yung goal na yun, magkaroon ka pa ng goal. Palaging magkaroon ng goal ka-inspired. Nang sa ganun is meron kang tatargetin, hahabulin, at mamomotivate ka na makamit yung goal na yun. Ang pitong tips mga ka-inspired kung paano maging successful vlogger is, at naniniwala ako na isa to sa pinakamahalaga, take action. Yes, mga ka-inspired, walang silbi ang mga papakinggan mo ngayon sa vlog kong ito.
kung hindi mo gagawin, kung hindi ka magsisimula, kung hindi ka magtitake ng action. Puro ka idea, puro ka plano, puro ka aral, puro ka panood, nakikinig ka pa sa akin, tatapusin mo pa to. Tapos hindi ka magbablog. Magblog ka, inspired, take action, gawin mo, huwag kang matakot. Sa umpisa, nakakatakot, nahihiya ka, okay lang yan. Basta gawin mo, kahit cellphone lang ang gamit mo, kahit walang naniniwala sa'yo, merong Diyos at magtiwala ka sa sarili mo. Pangwalong tips mga ka-inspired, at naniniwala din ako na isa to sa pinakamahalaga. Be consistent. Yes mga ka-inspired, kailangan maging consistent ka o tuloy-tuloy. Huwag kang paminsan-minsan lang. Huwag kang hihinto at lalong huwag kang titigil. Be consistent. Hanggat maaari, mag-upload ka na mag-upload. Gumawa ka ng gumawa ng video o ng vlog. Patuloy ka mang-inspire. Patuloy ka mang-motivate. Huwag kang titigil ka-inspire. O patamlay-tamlay o patamad-tamad. Bawal ang tamad na vlogger ka-inspire. Ayaw ni YouTube yung tamad. Hindi niya re-recommend yung video mo pag tamad ka. Tinitingnan niya yung masisipag na vlogger ka-inspire. Be consistent dahil isa yan sa mga sikreto. Bakit nagtagumpay ang Jamil? Bakit nagtagumpay ang Kong TV? At sino pang mga matatagumpay na vlogger? Dahil consistent sila. Palagi silang nag-upload, mga ka-inspired. Pang-syam na tips, mga ka-inspired, is be confident. Yan, mga ka-inspired. Kailangan maging confident ka. Alam ko sa umpisa nakakahiya. Halos hindi ka makapagsalita. Gusto mong lamunin ka na ng lupa. Hindi pong, tapos may dumadaan-daan pa. May sasalubong ka pa. Naranasan ko yan kay Inspired. Nag-i-interview ako sa labas, panoorin yung mga dati kong video, yung mga una kong video. Nag-i-interview pa ako noon. Pero nilabanan ko kay Inspired. At ngayon, confident na ako. Kahit sa maraming tao ako mag-vlog, hindi ako mahihiya. Kahit sa maraming tao ako mag-vlog, confident ako. Ganito pa rin ako magsalita. At hindi ko sila papansinin. Dahil nalagpasan ko na. Dahil sinubukan ko. Dahil nag-take ako ng action at naging consistent ako. Masasanay ka kay Inspired. Masasanay ka. Magiging confident ka din basta tuloy-tuloy lang at hindi ka susuko. Pang sampung tips mga ka-inspired is be original. Yes mga ka-inspired, huwag kang gaya-gaya ka-inspired. Kailangan original ka. Huwag mo gayahin yung mga idol mo na kung paano sila magsalita, kung paano sila, kung ano yung tawag nila sa mga viewers nila, kung ano yung mga salitang ginagamit nila. Huwag mong gayahin ka-inspired. Kailangan may sarili ka. May sarili kang tawag sa mga viewers mo. Patulad ko, mga ka-inspired. Kailangan maging original ka para doon ka makilala kay Inspired. Dahil pag doon ka nakilala sa pagiging original mo, sa bagay na yon is magiging tatagumpay ka kay Inspired. Tulad nila, dahil original sila, yung mga matatagumpay na vlogger. Pang-11 tips mga kay Inspired kung paano maging successful vlogger is naniniwala rin ako, isa to sa mga kailangan at importante. Kailangan magbigay ka ng kasiyahan o kaalaman sa mga tao. Kung hindi kasiyahan, kaalaman ka inspired. Kung hindi yung video mo o vlog mo is educational, kailangan entertaining. Mamili ka sa dalawa. O kung ano man sa mas maganda parehas. Educational na, entertaining pa. Nagtuturo ka na, nakakatawa ka pa. Mamili ka inspired. Gusto mo, pagsabayin mo. Isa yun sa mga sikreto. Bakit nagtagumpay yung ibang vlogger? Nagbibigay sila ng kasiyahan sa atin. At yung iba naman, nagbibigay ng kaalaman. Educational vlog. At ang pang-third tips mga ka-inspired is, huwag kang susuko. Yan mga ka-inspired. Hindi ka talaga magtatagumpay kung susuko ka, kung titigil ka. Never give up ka-inspired. Ang mga nagtatagumpay ay hindi sumusuko. Ang mga nagtatagumpay is napapahiya din yan. Nagkakamali din yan. Binabash din yan. Marami rin kritiko yan, yung mga matatagumpay na vlogger ngayon. Binash din yan dati. Minaliit din yan dati. Bakit? Sumuko ba sila? Hindi. Ngayon, patatagumpay na sila. Mayayaman, mga sikat, mga powerful na vlogger na. Dahil hindi sila sumuko. Huwag kang makinig sa mga taong naninira sa'yo o nangaapi sa'yo. Huwag kang sumuko. Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Pang 30 na tips mga ka-inspired is, i-enjoy mo lang. Yan mga ka-inspired. Enjoy lang. Diba, huwag ka masyadong tense. Sa umpisa talaga nakaka-tense kasi nakahiya eh. Lalo na pag may tao. Pero enjoy mo lang ka-inspired. Para maging masaya ka rin. Para maging natural din, matanggal yung kaba mo. Dahil pag nangyari yon, makikita ng mga viewers mo na hindi ka natitense, ini-enjoy mo lang, matutuwa sila sa'yo. Dahil nagiging natural ka. Hindi nila nakikita kinakabahan ka, nauutal ka.
Okay, mga ka-inspired, i-enjoy mo lang, maging masaya maging masaya maging vlogger. Masaya mag-vlog. Nakaka-inspired ka ng mga tao. Maging masaya ka para mahawa mo sila ng kasiyahan mo. I-enjoy mo, ka-inspired, ang pagbablog. At ang pangalawa sa huli, mga ka-inspired, pang 14 tips kung paano maging successful vlogger is mahalin mo ang pagbablog. Kailangan mong mahalin, ka-inspired, kahit saang bagay, anumang gusto mo, anuman ang karir mo, anuman ang tinapos mo, anuman ang trabaho mo, kailangan mong mahalin. Dahil pag hindi mo minahal yung ginagawa mo, wala sa puso yung ginagawa mo, kahit ano pa yan, mahirap magtagumpay sa bagay na yan. Pero kahit gano'n pa kahirap yung bagay na ginagawa mo, kung gusto mo yan at mahal mo yung ginagawa mo, is magtatagumpay ka dyan, ka-inspired. Nasa puso mo siya eh. Mahal mo siya eh. Sabi nga ni Steve Jobs. Si Steve Jobs po yung CEO ng Apple. Yung cellphone na Apple, siya yung boss. Sabi niya, "The only way to do great work is to love what you do." Ang tanging paraan daw para makagawa ka ng napakagandang trabaho o napakagandang bagay is kailangan mahalin mo yung ginagawa mo. Mahalin mo yung pagbablog, ka-inspired, at hindi ka rin bibiguin ng pagbablog. Magtatagumpay ka kung mamahalin mo ang ginagawa mo. At ang pinakahuli, mga ka-inspired, at pang 15 tips kung paano maging successful na vlogger is humingi ka palagi ng tulong sa Diyos, Ama. Lagi kang humingi ng tulong sa Diyos. O kung sa mga bago pa lang dyan na hindi pa gumagawa ng YouTube channel at hindi pa nagbablog, mag-pray kayo. Lumapit kayo sa Diyos na tulungan niya kayo. At kahit maging successful na kayo, o unti-unti nang tumataas yung subscribers ninyo, mga views ninyo, marami na nagpa-follow sa inyo, huwag yung kakalimutan ng Panginoon. Lumapit kayo palagi sa Diyos. At magpasalamat kayo. Huwag lalaki ang ulo nyo. At huwag, diba, magmamataas. Sabi nga ni Kong TV, mata sa langit, paa sa lupa. So yun lang po, mga ka-inspired, no? Maraming salamat po sa pagtapos po ng vlog na ito. Thank you so much, mga ka-inspired. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po kung gusto nyo lang. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, masubscribe na po. And click nyo na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong i-upload na video. Salamat, mga ka-inspired. Gabi na. Tulog na dyan yung mga nasa Pilipinas at yung mga nasa ibang bansa. Ingat po kayo. At muli, be inspired!